tayo pag nagjojohin tayo, nagagalit yung mga kakampi natin eh. Kasi hindi sila bumili ng ano, anti-ejector potion. Here we go para sa ating first game, NXP 2.0 versus Elorde Kumu. Item check ng isang mabilisan dito. They're going to clear etong mid kasi alam naman natin both teams kaya mang burado agad ng kanika nilang wave. Yung movement dito ng biglang liku pala etong Johed as well as etong si Claude or si Clem Jutsu. Uunahin muna nila yung orange buffers. Nga malay mo naman maperwisyo sila. Good move for the side of Elorde Kumu while pwede silang mag invade para naman sa NXP 2.0 kasi alam nila eh wala ata doon. Yung mga pwede mag-contest sa kanila are going for the play safe. Magpe-play safe ang side dito ng NXP. Tama ka dyan, Prof. Maaari sa maaari right after that. They could go after the purple buff, no? Onto the side of NXP 2.0. Pero eto na nga, Johed rotationally wise, rotating doon sa kanika nilang mga neutrals. And even the Rafaela, kung papapansin mo, andun lang siya nagbabantay kung meron mang purple buff. Ang aga ng aggression, pero yung mga ispatan lang yung ginagawa ng magkabilang support for these two teams. Ang ginagawa talaga dito ng Johed eh somehow nagsuzone lang or chumecheck lang kung may mag-i-invade. And if ever, pwede silang gumo and kailangan niya talaga magpa-level 2 to secure yung reset type na tinatawag natin. Invade, ire-reset lang niya habang wala pa yung kaibigan niya, si Claude. There you go, after 1 minute and 25, dun pa lang lumapag si Claude sa kanyang purple buff which is unusual natin nakikita. Uh-huh. And somehow, papasok to sa bilang mismo ng turtle itself. Yes. 25 seconds para sa ating first turtle. Tama ka dyan. Actually, ganyan yung ginagawa ng mga top pro links na mga nakikita natin wherein uunahin muna nila yung orange buff and para nga umabot sakto doon sa timing para sa purple buff. Pero tingnan nga natin kung aabot yung timing na yun kasi mumunti ka na naman tayo magkaroon ng skirmish onto the bottom lane. And here, we have 3v2 setup wherein nandito rin si Ikong QT. And sorry, Lemon lang. Tito, tingnan mo, talaga grabe yung aggression. Pero Prof B, meron kasi yung paglance. Sabi nila, sige tayong dalawa dito sa bottom lane, tapos yung tatlo, mauna na kayo sa turtle. Yun ang pinaka-idea talaga nito. Give space para nga sa mong makahinga ang mga members dito ng NXP. Medyo sumablay lang si Spider Miles. And yung sabi niya, medyo kinakalawang pa Prof eh, hindi pa umiinit. Eto na, pag-init dito, Beam. Ayan na, jumping in. Feather, their strike has been committed. Pero Pawi, pupunta muna sa Genly. Pero no, nag-connect yung TM sa kanya. Double kill for our Brody. Or eto na nga si Sorry Lemon lang. That was a clean 2-0 plus. They were able to secure also the turtle onto the top row. That's a huge advantage para sa side ng NXP. Imagine na may turtle ka na. O, may lumaki na yung mga hero. May pagong ka na. Meron ka pang dalawang hero. Tapos makakakuha ka pa ng gold bars. Napakayaman dito ni Sorry Lemon lang. And which is pinahirapan nila si Inkong Cutie negating yung mga orbs na maaari niya makuha dito. That's somehow mahirap para sa side ng isang Inkong Cutie or that Alice. Dine-deprive nila yung opportunity na mag-go online agad-agad ito. Pero We Are Open then has been committed here by Ferns. And together with that, mumunti ka niya pa nga mapangantay doon si Sanford. Kaso yun nga lang, meron pa tayong respo coming from there. Pero look at that holy baptism. We did connect on to one Icon Cutie. Pero ito na nga, unstoppable force. Connect natin Kelzam. And look at that, dahil na-pick off agad yung Brody natin kanina. Just when we thought they already have the momentum. Inabangan talaga Kelsam. Alam niya kung sino ang target niya. That is getting that Brody. Tinan mo naman itong teddy bear na to. Ang cute lang pero ang salbahe. Eh no, ejector pabalik. Bahala ka na dyan. There you go. Hindi ka pwedeng magpa-cutie-cutie lang kahit ganyang kulay niyan. Medyo sasamayan ka talaga sa isang Johed. Now onto the top dito, Beam. One-on-one with a great one. 1v1 lang silang dalawa. Tapos magcha-cha-chahan lang yan, Prof. B. Ito kasi yung Sanford, o si Sanford itself, yung glue na nananabunot. And look at that. Split-split, iko-commit. Ay, ito na, yung pagsabunot na sinasabi ko nga kanina. Looking at it, medyo nakatagal. Yung pala, pang-bibit lang, or pang-bibit lang gusto nilang gawin. Feather, Earthstrike will be committed. Tapos in-ejector pa, sinalubong niya yung feathers. Kamig dun sa taas, pero pag-lansi lang pala yun, Prof. Still, that sacrificial lamb movement coming from NXP 2.0. Getting Sanford kapalit ng isang turtle, maganda para sa akin. Nakakuha sila and I think mahuhuli na naman dito. TAM will connect the double combination, the deadly Rafa and Brody moves onto the bottom lane. Getting Inkong Cutie again. Plus, mawawala na naman siya for those orb for the next 10 seconds.
Sobrang-sobra yung pagde-delay na ginagawa rito ng NXP 2.0. They do know, na yung sinabi ko nga rin kanina, Prof, yung late game capability, they do have that para sa Ilorde Kumo. Sino ba yung aasahan nila dito? They have the Alice plus the Claude. But the moment na medyo mapapatagal mo ng mapapatagal yung pag-online niya, syempre, ibig sabihin, makakapitalize nila yung early momentum. And looking at it, ito na nga, 4v1 situation. This is a 4-man death ball together with that. And ito na nga, sorry, Lemon lang, nag-dash out for the bear. Ejector would be committed. And there you go, another kill onto the hand of Killzom Cutie plus another one. Kasi mapupush na rin nila yung top or yung bottom lane turret. Prof, with this current setup, no, kanina nakikita natin yung Brody na nag-go online, but the aggression coming from Ilorde Kumo, look at that! Dahil si Ryu, hindi ka na makapatay ng isa dito, Alec Definable, kukumit na nga na, and there you go! Dahil mapapatay niya nga si Pawi. Checking on that one, actually, yung idea, kasi di ba nakukuha ang Torre dun sa bottom? Yes, tama ka dyan, nakuhanan sila ng Torre, pero the idea on getting the turtle, dalawang turtle na magkasunod for the side ng NXP plus yung gold burst na kaninang pinopondohan dito ng side ng NXP, nakikita natin eh, yung advantage na lumalabas dito. Instead na nakuwang bottom nila, nakuwang gitna, eto na Blazing Duet sa mukha and unstoppable force waiting for the ejector. No follow-up setup na magagaling for the side of Ilorde Kumo. Eto na yung pinakamaganda lang is na zone nila and makakaposition sila in terms of their turtle at tinamahan doon si Dogs sa damuhan. Going in, beam. Ay na, Electo Final Bow, i-commit na nga rin together with that meteor shower and Kelzom would fall, but yung turtle na secure din as well ng NXP 2.0. That was already a good pick para dito sa NXP 2.0. Kita mo naman yun, Prof B. 1-1 ang na-pick off nila, pero yung turtle nakuha nila. Yung momentum, 5-6, already 7 minutes. Ano-ano na ba yung mga items na meron sila? Kinay ko dito, going for the BOD. Etong isang Benedetta, while on the other hand naman ang kanilang Claude DHS, and I think lilikuto sa Wind of Nature, or I don't know kung mag-golden stuff ba siya dito. Ejector will be going on to that Sanford. Now, papansinin natin yung galaw mismo ni Clem Jutsu, I believe natuto na siya, hindi na siya ganun kaasim tulad kahapon, nagiging mas maingat na siya sa maingat pa. Sobrang ingat na nga, Prof, ang ginagawa niya dito. And the tag was there, as you did mention kanina, no? Hindi na siya pumapasok ng 1v1. Pero onto the top lane, this is going bad. Kasi 3v1 setup. Tapos kung makikita mo yung NXP 2.0, magagaling pa sila doon sa may bottom lane. Pero sabi nila, teka lang, kinakailangan ng respo dito ni Sanford. 3v1 situation. Ito na nga yung pass-pass. Kinimpunt na nga niya. Pero BMI out. At the same time, gagawin ni Clem Jutsu together with that split. Dumami. Kung kanina mag-isa lang yung NXP 2.0, ngayon tingnan mo, ilang jungle yan or ilang juggling pouring yan. Parang 10 yata yun. Si Poporing, may poison ano yun eh. Poison ano yan, poison ability. Yan isang Poporing. Tinan mo naman, going in, another touch na naman dito, beam, flicker out! Bang! Flicker out ang commit, pero Ejector would connect, and as God, dun na nga naispatan at napatakan din at sinito ni Pawi, pero si Pawi masasawi. Alecto, final blow would be committed. Flicker out ang ginawa ni Ferns, and there you go, dahil makakapag-survive pa naman ang dalawa mula dito sa kamay ng NXP 2.0. Prof B, turrets down bottom, pulado na or wala na para sa side ng Ilorde Kumo. Whereas yung towers naman ng NXP 2.0, eh medyo napangangalagaan pa nila. Momentum-wise, kanino nga ba pumapanig pong laban? Momentum-wise, wala pa. Saliwaan pa lang. Pero the map control is for the side dito ng NXP kung paano nila bugawin yung mga dapat bugawin dito, the zone potential as well na pinapakita dito ng NXP. Kita mo ha, nung kanina nagro-rotate ang NXP as well as Ilorde dun sa mid, etong si Glue nandun na mismo sa turtle. Hindi ko alam kung pwede mo tapatan o siguro dahil walang buhok tong turtle, hindi niya masasabunutan to, no? Hindi niya magagamitan ng skill. Eto na, Blazing Duet sa mukha. Look at that! Bang! Blazing Duet together with that feathered airstrike, pero ang sagot lang naman ni Spider Miles ay yung kanyang meteor shower. No casualty, pero ang dami na ngang ultimates ang nakumit doon, at alam na to na magkabilang panic, and because of that, they are going to push this top lane turret. Alam na rin yun eh, ng NXP 2.0, so might as well ibibigay na lang nila. Ama, medyo dahan-dahan yung pagbalik dito ng Ilorde Kumo. Nakita mo nagkukumit sila ng mga Feather Earthstrike plus Blazing Duet, securing or somehow pinakamabilis na burahin yung mga minions dito.
While etong NXP, inaalagaan ni Spider-Man. Tinanman naman yung tore niya sa gitna. Alagang-alaga, di ba? Yun yung nagiging problema dito mismo ng Elorde Kumo. Kasi they're trying to penetrate the defense, lalo dito sa gitna. Hindi nila magawa dahil sa sobrang ganda naman ng kina-counter move neto ni Chang'o on Spider-Miles. After clear, di ko na bahagya sa bottom or top, tas balik agad sa mid. Kaya tinanman naman yung minion sila. Angat lang ng angat, buo pa ang tore dito sa gitna. Invade coming in. Ang tunay na nga ang nagaganap. And look at that, Prof. Dahil ito ah, yung pag-cha-cha-cha, ginagawa lang ng NXP 2.0. Sabi mo nga kanina, I love the fact that you have stated na yung middle lane, yun talaga yung nagsisilbing tower of defense nila. Wherein, pwede sila, alam mo yung parang labyrinth? Diba? Anyway, kung parang when things get south, when things get sour, pupunta lang sila sa middle lane. May tore pa kami dito eh. Kung titingnan mo yung buhay ng tore nila, almost puno pa. Diba? So hindi siya ganong-ganong mapepenetrate yung depensa para sa side ng NXP 2.0. Now, Elorde Kumo, naiipit sila sa gantong setup. And look at that dodge coming from Sorry Lemon lang. At yung mga repa niya darating na rin. 3v1 situation, pero look at that meteor shower. Sabi kasi ni Spider, teka lang, kailangan ko lang ano, kailangan ko lang bugawin. Ako yan, ganyan ako, ganyan-ganyan ako mag-chango eh. Kala ko iuusog nga niya yung bato para kay meteor shower. Though, sobrang hindi ganun kaganda or mina sobrang sama ng position dito ng meteor shower. Ang sabi niya kasi dito, hindi kasi meteor shower na pan-damage yung prop. Ang tawag doon, meteor shower wall. Winol lang niya para pag may tumawid, madadamage siya. Tsaka sila ka-counter go. Planado yun. Chinuka, calculated yun. Ano yun? That was 90 degrees, di ba? To the left, ganun yung ginawa nga dito. Umamit ang protract. Oo, pero may ano lang yun, Prof, paglansit. Eto lang kayo paglansit, dahil si Clem Jutsu, namatay na nga dito, Kelzam, sinasalo ang meteor shower. Totally bumabawi ang ginagawa ni Spider-Man dito. Feather Deathstrike would be committed, pero may pagsamunod kay Ferns, and We Are Offended did connect, kaso nandito sila. 3v4 setup, wala ang kanilang core, and the Lord is already up. Now, the question is, are they going to wait for it to become a Luminous One? Yes. I believe so, Prof. I believe so kasi nasa kanilang position, nasa kanilang items. Getting that 4K gold lead, maganda. Ang kailangan lang naman dito ng Elorde Kumo, the timing to counter go, medyo chapsoy pa ang gamit dito ni Ferns. Kano mo, ang dami niya, may Queen's Wings going for the Oracle. Nalilito pa siya or sama, binabanat-banat niya paunti-unti yung kanyang items. E napapangiti ka ba dyan? Napapangit-ngit ang kanilang mga ngipin. Eto na, going in, Inkong Cutie, medyo kinakapitan siya dito. The slow is there, hinahanap ko lang if Sandford tatalo na nga ba or mananabunot against Elorde Kumo. Feeling ko, Prof, baka hindi muna nila i-capitalize yung ganun. But rather, looking at their movements, mukhang pipilitin muna nilang i-clear yung kani-kanilang lanes. Kumbaga parang at the same time, sasabay din sa Lord yung pagmarcha. So may paglansi, may pagtaranta factor ang gustong gawin ng NXP 2.0 onto the side of Elorde Kumo. Pero eto na nga, sabi nila, teka, we have to protect it at all costs, pero look at that, We Are Offended, they did connect onto Sorry Lemon lang, samantala si Kelzam andito sa may gilid, nag-unstoppable first shot kay S-God, pero S-God is wise enough para nga naman mag-back away. Considering that yung Lord wala na, NXP 2.0, gusto nilang basagin itong middle lane Spider-Man with that meteor shower, yes, it will connect onto 3, and look at that, it pays out kasi makukuha din nila yung middle lane turret. Hindi pa tayo nagtatapos kasi gusto pa nga nilang umulit. Eto na nga si Ferns, papasukin yung tatlo kasi sabi niya, wait lang, wala pa, We're Offended, kinumit nga dito, Sanford na ipit, and there you have it. Even there is a counter go coming from Rhea Fariela, naiwan pa rin mag-isa, Prof, si Sanford. Ang idea kasi dito na next play is sama bugawin lang, basagin lahat ng outer turret. Hindi talaga nila ginagamit yung Lord to destroy the bottom. That's only a bait. It just so happened na etong si Glue or this Sanford na iwan. Tapos sabi dito, naiwan. Kala mo naman sa ating mga habulan, mga panlarong Pinoy, mahuli taya. Ang nataya that time, etong si Sanford, kailangan niya mas maging maingat. Kung wala silang balak kumlash or somehow gumaw ng all-in that time, yung positioning wise, instead na may makuha sa kanila at least isa, Elorde Kumo, bumabalik sa kanila yung momentum dito. Bakit? Kasi eto na yung panahon ng Claude getting that 4-minute mark. Kailangan lang niya isama stock. Perfect timing with that blazing duet kasabay ng Feather Earthstrike, and somehow kakatakot ang makukuha nilang damage. Habang Spider-Miles at si Ryu-1 doing a great job. Ryu-1,
may sarili siyang target eh. Habang itong NXP 2.0, the rest of the gang, ang pinaka-target lang nila talaga dito kung sino yung nasa harapan. Like for example, Joed umuna, Rafaela, pwede niyang istan dito, counter go, using that TAM. Inaabangan ko lang, eto na, umuna na, Bim. Pero eto lang yung counter go na sinasabi mo kanina, medyo napalalim yata ng bahagya. Mm-hmm. Si Esgad doon. Kita mo yung positioning niya, nandun siya sa may brushes, pero at the same time, tatlo din ang nagbabantay onto the side of Elorde Kumu. And medyo mahirap yun, Prof, considering na meron siya ng ejector, pero eto nga, nahiraw ka na nga ng bahagya. Sorry, Demon lang, bumuntikin na pumunta, pero yun na nga, hinabol din siya. Pero barely hanging on. Look at that abusive try. Kumukonek nga, pero hinabol din siya, pero the tag is a little bit too late. Meteor shower, kinamit na nga rin ni Spider-Miles, although wala siyang mapapatay doon. Sobrang tagal. Pinaglaban ng Brody yung kanyang buhay. Nag-wind of nature siya kasi doon eh. Kaya hindi siya tinamaan ng physical. Plus, meron siyang rose gold meteor. Somehow, magpapap kasi itong item na to or this item. Pagka bumababa ang buhay mo around 20% or 30%, magkakaroon siya ng shield. Eto na, speaking of shield, bakbaka na dito, Beam. Bakbaka ni this. And look at that, eye for an eye would be committed. Feather, there's strike naman ang sagot ni Pawi. Pero sabi niya, teka lang, andyan na si Ryu with the one. Kailangan ko muna mag-rest po. Kailangan ko muna umalis kasi may less po. Spider-Man would go back away kasi nandito na nga yung mga repa. Ikong cutie, andoon lang din. Pero Q2, medyo delikado yung pwestuan na dito. Split speed, kinamit na nga ni Sanford. Hinaabol siyang malala. Feather, there's strike would be committed. At siya na nga yung mapapatumba. Sanford, that was a 1-0 peak off. Pero Prof B, mukhang hahabulin pa yata dito si Ryu with the wall. Pero dope, sabi, wait lang. Chill lang muna tayo. 7-11, 24-7. Ganun na nga ang ating score. Bili na kayo na Juicy Lemon sa mga 27 course lang. Pero eto na nga, ganun na nga. Hindi pa natitigil yung bakbakan, Prof B. Hinabol din. The positioning, the overextended team fight ay pinapakita dito ng NXP while the micro goes for the side ng Elorde Kumu, the BMI as well eh, suabe, mumuntikan lang makuha etong si Clem Jutsu, pero na-jutsuhan niya, na-ninja moves niya. Speak of ninja moves, sinaantay ko lang yung pagtalon dito ni Sorry Lemon lang. Positioning wise, going in beam. Ayun na, pagbaka na. Either they're striking o commit na nga rin. Pero nag-grow as a player si Ikong Cutie doon kanina. Look at that, dahil wala namang casualty so far for Elorde Kumu. Though dalawa ang na-peak off sa NXP 2.0. Mm-hmm. Item check nga tayo dito. Bakit nga ba may nagtanong paano nakakaligtas si Claude sa ganon? Dahil sa kanyang item dito, wala pa siyang Queen's Wings kanina eh. Dahil sa kanyang Brute Force Breastplate plus yung kanyang Golden Staff as well as itong DHS na may konting lifesteal or the vamp normal, eh samo nakakapag-sustain siya that time plus the BMI. Nakadad siya ng mga skill dito na sana ibibitaw sa kanya ni Sander Ford. Clem Jutsu doing a great job countering or samo nilalaro niya the kiting movement. And now, Lord is going on to the top. Iki-clear nila to, kailangan huwag nilang paabantihin kasi may skill na itong si Lord, the jumping Jolog Lord going onto the top lane. Kinakailangan nga nilang malatag, kumbaga yung carpet para sa pagtalo ng Lord. Tinan mo yung peng, tumalan na nga yung Lord, pero si Pawi unang mamamatay. Sakit at pink, hati nga nangyayari. Look at that, split-split ko, kumit na nga dito ni Sanford, sinabarutan, pabalik, proc ang kanyang immortality, ikong cutie, mapipilitan mo mag-flicker out, and black old, naka-on pa rin, pero si Ferns andito to the red, sabi niya, hindi pwedeng punta kami mga repa, o Kelsam, tumatakbo, isa-isa silang umaalis, pero si Ferns, sabi niya, sige, ako na ang sacrifice nyo, Sanford, hahabulin pa rin si ikong cutie, and the tag, together with the sandwich method, andito si Ryu with the one hinahanap, sino nga ba ang pwedeng ispatan, holy baptism has been committed, for the side of NXP 2.0, pero isa-isa silang pumapasok, nag-recon or nag-cooldown na nga yung Blazing Duet dito ni Clem Jutsu, pero sabi nila, sige lang ang single bomba, Kelza, mamamatay or mag-proc ang immortality niya, pero there you go, dahil this Johead would fall as well. First, barely hanging on, still surviving, pero that is the holy baptism, it did connect, pero magdi-disengage din sila muna, Prof B. And that power-up clash or skirmish is brought to you by Juicy Lemon Matic Win Streak ka pag nag-Juicy Lemon ka. Ang haba ng clash nila doon, galing doon sa top, sumobrang doon papunta sa river, sa crab area, may nag-cut na nangyari, nag-react pa nga yung Chief Spider-Man doon sa bottom, pagka-clear niya sa bottom, bumalik pa siya doon sa clash doon sa top, ang gulo and sobrang ganda. Bakit nga ba ganong karami yung clash nila? Kasi yung side ng Elorde Kumu, they're going in for that sustain. Sanford,
he wants Alice or this si Inkong Cutie very bad to the point na kahit yung buong team nila kasi kailangan na nila patumbahin eh. Eh syempre dahil nga Alice yan, later on magsusustain at magsusustain dyan. Plus yung cut movement dito, neto ni X-Ferns, nakita sila nung panahon na pabalik na, nung lumalim, eto sila Dogs, si Sanford, pati si Spider-Mice, dun kumat, etong si ano no, si X-Fern. Pero at the end of the day, onti lang yung na-pick off sa kanila while Nextplay 2.0 doing a great job. Yung tipong nasa kabila yung Lord, lumalabas pa rin sila para makipag-clash si Lorde Kumu. Talagang pinapakita nila hindi sila natatakot while ang Lorde Kumu naman susuntok talaga to ng susuntok. They have the momentum as well, the gold lead pati ang map control nasa kanila as of now. Sang tunay nga, Prof. B. Ganun yung nangyari. Tsaka sobrang tagal nung skirmish kanina, no? Imagine, nag-cooldown na nga yung Blazing Duet ni Clem Jutsu. And even nakapag-lifesteal na rin siya para makabalik din ng mabilisan doon sa skirmish na yun. That was already parang almost 2 minutes na clash na ginawa nila kanina. Pero nag-chachahal lang naman sila kasi walang fatality na nangyari. Winter Truncheon for Pawi. Looking at it, kita mo naman, aggression maganda para sa magkabilang tanks or support dito ng NXP 2.0 and Lord Kumu. Even the gold difference, sobrang lapit lang. Prof, with this current setup, no, even yung Lord, 1-1 ang score. Para sa side ng NXP 2.0, apart from Sorry Lemon lang, sino ba ang kailangan watch outan dito ng Lord Kumu? Si Dogs, sa totoo, yung stand ni Dogs dito, pagkakumunek sa mga vital or core heroes ng Lorde Kumu, maaari silang samain. Yun yung naman magiging counter go ni X-Ferns. Pagkasasamain na kanilang core hero, he can go for the counter sustain. Kasi naita mo yung ginagawa niya, di ba? Ang daming tumabatong skill sa kanya. Hinihealer, sinusustain lang niya, sarili niya. That necklace of Duran, somehow, effective para sa isang, ano, no? Sa isang Rafaela going against that Ruby. Pero ang problema, kulang sila sa burst potential kasi atake nila dito continuous lang. Hindi siya like a burst move na manggagaling dito kay Spider-Man kasi yung pang-clear niya dito eh somehow, para, I mean, yung skill niya dito pang-clear ng minion, hindi talaga pang-clash for the meantime. Kumbaga kinakailangan din at the same time, kumbaga maging focus din siya. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, kung saan niya i-commit yung kanilang skill. Kasi katulad nga na nakita natin kanina before that, no, yung mismong si S-God or itong Rafaela, yung namatay, medyo napalalim din siya. At the same time, this is already our level 3 Lord, Illuminous One. Positioning-wise, kita mo naman, both of these teams, ay alam nila yung gravity if ever makukuha to, kung sino man yung team sa makakuha. Sanford, pumupuesto, kinakite din at the same time itong Lord, but S-God together with Sorry Lemon lang, hindi sila naghihiwalay. Ito yung gantong style ah. Sa totoo, ito yung tinatawag natin na fake Lord setup. Itong dalawang kupunan, magpe-fake ng Lord up until ma-reveal nila yung kanilang position. Kung may nahiwalay, tulad niya, nahiwalay din si Sanford, pwede lang going to. Oh, look at the reaction coming from Lorde Kumu going in beam. Bakbaka na to. Sobrang bilis. Pero ito na nga, Holy Bob Dissip, kinamit na nga kay Keza from behind. Kasi yung Johed, gustong-gusto siyang ispatay. TAM magkoconnect na. Keza, buhay na buhay pa. Pero Clem Jutsu, magbabakaway nga muna dito. And proc ang kanyang immortality. Kaso masyadong malagkit. Hindi na nga siya nakaalis doon. Pero hindi pa rin nagtatapos dahil si Pawi. Sabi niya, eto na ang Feather Dare Strike. Though it won't connect, buhay pa ang lima para sa side ng NXP 2.0. Prof B, what went wrong? Sobrang ganda na ginawa dito ni Sanford. Nasa bunutan niya to the point na nawala sa position. Etong si Clem Jutsu. Down ang kanilang retry user for the next 45 seconds. Upper hand for the side of NXP. Lalaban sila dito kasi meron silang retry. Inkong Cutie, on point lang dapat ang talo niya. Hinahantay ko na. Eto na beam. Bakbaka na. Bang! Eto na nga. Bloodhound kinamit na nga rin. Pero you with the one would be able to secure that with that retribution in your face. Inkong Cutie. Andito naman sa Gedli. Sinispatan siya. Tinabol siya ng tatlo. Pero sabi nila, bailout na muna tayo, pre. Pero first, mamamatay din and that will be another loss para sa side ng Lorde Kumu. A huge win for the side ng NXP from the recent exchange, and that recent exchange is brought to you by Juicy Lemon. What a Juicy Lemon talaga. Etong NXP, look at the firepower coming from Spider-Mice. Sinusunog niya dito si Pawi. Sabay, buti nga masawi. Winter Truncheon. Winter Truncheon would save the day. Mumunti ka na siya, pero sir, you with the one number of immortality. Dito, masyado yata siya napalalim. Grabe naman yun. Curse of the Crow will not connect, pero still, buhay na buhay pa rin. Pawi would go after that immortality para nga naman mas matagal or mabuhay din siya after that clash. Pero ito naman yung clash. Hindi pa rin tayo magpapapitas. Ang sabi ni NXT 2.0, pero look at that Winter Truncheon. Iko-commit na nga right under
Lothar at si Ikong Cutie, buhay na buhay pa. Clear ang minion waves, ang kanilang gusto ang gawin, pero cha-cha-cha, ginawa na naman dito ni Sanford. Proc ang kanyang immortality, pero hinagis din siya. Doon mismo sa well. Feathered Airstrike would be committed, Ryu with the one. Isang bala na lang siya dito, Proc. Isang Texas na nga lang siya. Kasi yung minion waves andito, nakasabi nila, we have to capitalize it. Peter Shower would be committed para kay Spider-Man. Sinusunog sila ng bahagya. Look at that. Dahil nandito rin si Sorry Lemon lang. Hindi pa rin mag-connect. Pero Tower Lock is real. And there you go. NXP 2.0 would be the one taking this round. Yun yung risky-whisky play ni Ryu. Well, alam niya okay lang siyang mamatay eh. Pero ang idea na doon, mamamatay ako dito, Prof Beam. Pero gagawin ko muna. Life steal lang konti. Focus turret. Tinitignan ko, sa dulo ba namatay siya o nabasag na lang yung Tori? Sobrang wala na siyang buhay eh. Pero nag-electro final blow siya nung paglabas ng minions, nakakuha siya ng ano, ng HP that time. Pero ano kaya, masasabi ni Sobrod, pati ni Athena, para sa ating lobby. Well, last ni Sicilion, Spider Miles and Sorry Lemon lang, most likely ang ganda ng banatan dito. Plus, matatawag ko kasing Mage Aldous eh. Etong isang Spider Miles or that Sicilion. Yung stacks niya para sa late game, mas matagal, mas makate ang damage. Like Alice, mas maganda ang stacks, mas tema cuts. Now, item check tayo dito, tahimik and kakaiba. Yung pala, first item ng mga pro. Para sa isang Sicilion, nakita ko, sabi ko, medyo may blue dun ah. Usually, hindi ako nakakita ng power crystal, which adds 200 mana. Pero wala lang yun, sinabi ko lang talaga yun. 200 mana talaga yun, guys. Diba? Para pabilis ng pabilis. May nakita ko ah. Ang ginagawa nila, no, nila, tawag dito nila, oh my V, lumili ko yung Sicilion nila. Biniburst nila yung mga ganyan, no, yung mga jungle-jungle. Inuubos lang niya yung mana niya, stack tapos recall. Ganon ko nakita maglaro si Oh My Venus. Ginaya ko eh. Pero talo kami. Talo kami. Di ba? Pero gumagana naman yung mga bandang nasa epic ako. Nung pagdating ko ng mythic, medyo iba na eh. Hindi pala uubra basta-basta yun. Dapat may galaw ka rin talaga. Akala ko ba 4,000 ang points mo? Alam mo naman, minsan mythic ka, minsan epic rank ka. Alam mo, hindi ka consistent, Prof. Eh. Kaya di naniniwala sa'yo yung mga tao eh. Pero going back, no, dun sa thought, actually, for that, most likely, baka ang una niyang buuin ay lightning transition, no? For that. Or maaaring may paglikurin at the same time. Kasi maaaring yung mana lang naman ang gusto niyang kunin. And considering the movements, tingnan mo, tatlo or three-man rotation ang gustong gawin sana ng Lord Akumu down bottom. Pero yung kanina, kung si Esgod at saka si Sorry Lemon lang, hindi naghihiwalay. Ngayon, ganun din yung gustong gawin dito ni Kezam tsaka ni Klemjutsu. Sabi niya kasi kapit-kapit lang. Yung about dito, Clock of Destiny kasi ang unang item talaga ng idea ng isang Spider-Man. Getting the stacks as early. Ano to, stack lords to? Yan yung talagang ano, nag-i-invest sa stacks. Eto mismo si Spider-Man. Alam mo naman sa pagtagal ng stacks, maaaring tumaas and maaari ang ibebenta mo dyan later on sa late game eh yung damage mo. Eto na, going in against dogs. Out. Ay, hindi. Eto na yung sandwich method beam. Four-man rotation, and there you go. Flicker will be committed together with that ejector. Gusto nilang patayin agad. Early on, ito si Sorry Lemon lang at yun na nga nag-forward siya. Pero due to that, mamamatay din siya. Plus, another one kasi mukhang makukuha rin nila yung gold plating onto the bottom lane, Profi. Plus, ito naman. On the contrary, si Ferns naglalakad-lakad lang. O, tinan mo. Ito, co-connect niya ang kanyang slams lang. But nope, sabi niya, wait lang. Disengage muna. Hinalbo nila agad yung ano, yung ginto dun sa bot. Alam na dito mismo ni ano eh, ng Lord Akumu na hindi na pwede ulitin yung ganong style, which is yun naman ginagawa dito ng NXP, yung style na kabila, yung space provided several times na ginawa to. Kita mo kanina yung turtle, di ba? Pumekto sila. Sabay ngayon yung Torres sa gitna, same style, sama. Kailangan lang mas mag-ingat dito ng NXP kasi maaaring butasin eh, or ikutan ng ikutan to for the side ng Lord Akumu. Popondo at popondo, after dito mag-clear ng wave ng Lunox or this Pawi, maaari silang lumiko dun sa bot. Sasalubungin naman ni Spider-Miles and the rest of the gang. Sila naman ang may counter-suntok ata sa ganitong positioning. Pero mukhang medyo malalamangan sila, Prof B, kasi yung TAM na konekta na agad dito ni Sorry Lemon lang, and mukhang medyo maliliko or maliligaw si Spider-Man. Kasi sabi mo, yes, kailangan niya mag-rescue, pero bago mo pasabihin, naisip na yon ni Klemjutsu. Kita mo, inabangan lang din nila. Sinalubong, di ba? Abangan lang eh. Yung pinakalaban dito eh. 2-0 ang ating score in favor of Lord Akumu with that gold lead para sa NXP 400 going in. Kakapitan natin ni Ferns. Hindi, sabi niya, joke lang. Marami lang kami dito. Pero ano lang, strength in numbers. Kapit lang tayo dito sa ating tore. 4 minutes, another cut coming from the side ng NXP. Mag-i-invade ata sila dito.
invasion na nga ang gusto nilang gawin dito, Profi. Stand forward with that. Talagang zone out lang niya. Whereas 3v1 situation, make a 3v2 situation or setup pa rin ang gustong gawin ng Lerdo Kumo. Talagang pinipilit na pinipilit nila yung bottom lane. Pero ito nga, Blazing Do It. Iko-commit din ni Clem Jutsu. Pero onto the bottom lane. There goes the TM. Yes, it will connect. But hindi pa rin masyadong crucial yung damage na mapapakita dito ng isang Brody. Still, yung turtle natin ay up na. I love kung paano mag-react ang Lorde Kumo. The Blazing Duet, Samo na burn dito ng side ng NXP. Tinami shot call nila. Pinareact nila sa gitna, clearing the wave instead na ma-push ang gitnang Torre. Now, Ryuan, sabi niya dito, pre, wala ng Blazing Duet. Eto si Clem Jutsu. Punta tayo sa turtle. Noong nagkaroon ng turtle, kulang na yung firepower dito ng side ng Lorde Kumo. While on the bottom lane naman, etong si Dogs tsaka si Sorry Lemon lang or si Hesa, dinidepensa lang ng dinidepensa, dinidelay lang yung wave na paparating onto the bot. Bebuelo ata si Kelsam. Langsam mo pakiramdam ng dalawa. Diba? Sabi lang, parang may gumalaw na talahib ha. Delicates to ha. Ayun o, tago. Sabi, bilang na bilang dito, nila eh. Sabi nila, parang gumalaw. Hindi lang yung talahib, Prof. Yung anino yung tingnan nila. Ayun no, yung sa bush. Sabi nila, parang may gumalaw dun sa anino. Pero ito nga, Flicker would be committed ejector din. At the same time, Shaman force nila pag na nga si Esgad ang unang tutumba. Pero mukhang gusto pa nilang abulin si Sorry Lemon lang. Ito na, Flicker coming from Ikong Cutie together with a Synchro Fish. Pero it won't connect. You with one look at that counter go. Naipit na nga dito na matay na si Ikong Cutie. Order of Brilliance will be committed just to back away. 3v2 setup. Sabi nila, kanina pa kayo makulit ah. Counter go yan. Yan ang ginagawa dito na NXP. Gold lead for the side of NXP. Nakukuha nila yung mga systematic movement o yung mga technicalities na galawan dito. Ejector, mafifizzle dito. Grabe naman yung galawan dun yan, no? Ni Riwa. Kala ko makakagis na siya. Woo! Good move for the side ng NXP. Habang si X-Fern trying to defend, nalilito siya eh. Sabi niya kasi pinupunda ni Uranus yung bottom. Eh, linya ko yun eh. Aakit dun ako sa taas. Sabi niya, pre, dito ka muna. Clem Jutsu, the reaction, nagiging reactive. Sobra itong Lorde Kumo. Later on, mahihirapan sila sa NXP. Kasi yung reaction time dito na NXP, nagre-react sabay kuha ng objective, which is yung turtle. Ihintay ko lang yung next reaction dito naman ng Lorde Kumo kung paano nila nanakawin itong galawan na NXP. That is really evident, Prof, no? Kahit kanina pa nga lang, dun sa mga skirmishes, si Kelsam gustong-gusto niyang mang-gank. But the thing is, Matic, alam nila Esgad, together with Sorry Lemon lang, na hindi sila pwede mag-commit. Pero eto na nga yung commitment na inaantay natin. You with the one, mapagpahan na si Clem Jutsu. Nahuli pa. Natag kasi yung dagger niya. So akala ni Clem Jutsu, yung BMI out niya, okay na sana. Pero eto na nga, 2v1 setup tayo onto the turtle lane. Pero mukhang makukuha na nga yata ito ng side ng NXP 2.0. Pero oh no, dahil nag-flicker out na nga rin si Spider Miles dito, para lang namang hindi matuloy yung unstoppable force dito ni Kelsam. Increasing the gold lead for 2,000 for the side ng NXP. Matutuloy na kanilang pangarap ba? Basagin ang gitna. May counter go. Eto si Kelsam, the setup is there. Hinahantay ko lang makakaligtas ata dito, Beam. Let's go. Ejector will be committed. Pero si Kelsam, nakapatay siya ng isa si Ryu with the one na iwan. Naiwan siya, Prof. Kasi walang bat space kanina. Or even right now, si Spider-Man. Ngayon lang nag-cooldown. Actually, they can capitalize that. But the thing is, alam ng Lorde Kumo na pwede silang mag-go for that counter go. And speaking of counter go, mukhang eto nga, 1v1 Ferns versus Sanford. Nagkakalingkisan, nagkakaamuyan lang sila. Tinitignan ko yung clear wave potential nitong NXP. Maganda. Ang sama lang no position dito ni Ryuan. Siya yung nahiwan eh, no? Sabi niya kasi pupush kami dito. And now, si Spider-Miles, nagkiklear na wave. Parang ano lang, ang idea lang, Chang'o, Eve, or Farsa, yung pinakatrabaho niya dito, maintain the mid turret while yung side dito, kailangan natin baragin. May pagliko. Etong si Sorry Lemon lang onto the top trying to destroy the turret or laning dito mismo ni Glue. Reaction time, look at Elorde. Pwede natin sila i-sandwich, pre. Hold that lane. Stand your ground. Going in, Beam. Unstoppable force. Iko-connect si Esgad ang nispatahan. Pero look at that. Holy baptism being executed. Ang ganda. Yung Johid tumatakbo. Tapos sabi niya, oops, teka lang, dyan ka muna. Grabe yung reaction dun, ano, ha? Nung NXP, ha? Mapansin mo, babasagin. Ikot agad the rest of the gang dito ng NXP while si Sanford, ganun din yung story ang dinadala niya sa bot. Mampupush, mangkakat, mampeperwisyo. Habang X-Men trying to sustain ang kanyang linya, eto na naman another setup, round 2. Kailan sabi na, teka lang, nandito na ako, hindi mo na ako mapipigilan. Pero stick, ang gagawin lang naman ni Sanford for that, or ni Ferns
before that. Still, ayun, hindi pa nagtatapos dahil nandito na yung pagsabunan. Pero look at that, dahil makakatakas pa nga ang ating Rafael. Eto, sorry, Lemon lang. Sabi niya kanina, kumakulat, TAM for you. Look at the damage. Oh no, mabuntikan pa ang mamatay si Kelzam. Pero that was a nice tag coming from Pauwi. Si Sorry, Lemon lang ang napatay nila, Prof. B. Yung style na naman dito na NXP, no, sacrificial lamp, at least one hero, push muna dito. Hindi bumak ang isang Pauwi, nadali siya ng isang mabilis ni Spider Miles with the tipi-tipi-tong. Ayun, Sanford, no, mainit, no, ng Toton for the side dito ng NXP. Around 10 minutes para sa ating First Lord. Debueltahan na ata to ng NXP. Welta complete, welta ang gusto nila gamitin right after another. Pero sabi naman ng Lord Kumu, kita nila eh, na nandoon sa may middle lane ang miyembro dito ng Lord Kumu. Now, ang ginagawa nila, pinupondohan nila ng pinupondohan yung side lanes, Prof. B. Even Ryu with the one, kung titingnan mo, nag-clear lang siya ng wave. Item check nga tayo dito habang wala pang ano, wala pang bakbakan ha. Tinitignan ko kaya pala, bumabackdoor na yung kanilang Harit dito. Mukhang magkakasetup na ata dito, Beam. Let's go! Bang! Look at that Sunken Claws! Nag-connecta na nga! TAM naman ang siyang sagot, Shaman Force! Inimitan rin dito yung Ecom Beauty! Buhay na buhay pa! Ang kanyang buhay, Spider Miles, may ispatan at mamamatay na rin sa kanilang mga kamay. 2v3 setup! Double kill for this Brody! Or make that another one, dahil triple kill! Mukhang another potential one! Maniac! At meron ba tayong Savage Love? Hindi! Uuwi muna si Pauwi! That was a 4-2 trade, Prof. B. This Brody is totally unstoppable as of the moment. Grabe yung pinakita doon ng Brody, the positioning wise. Ang matindi dyan, no? Nakuha na lang kayo ng apat, nakuha na pa kayo ng Lord. So that clash is somehow lamang na lamang. Eto guys, ha, pansinin nyo, ang ganda ng position dito ni Clem Jude. So nabibitaw naman niya eh. Akala ko nga ipit ni NXP. Nakakalimutan yung si Dogs kasi yung heal niya dito kumakagat eh, no? Healing galing lang siya dito sa likod. Yung positioning wise, hindi siya nahuli. Yung galaw-galaw dito mismo ni Dogs, somehow nakapagbigay ng hinga for the side dito ng NXP. Ang tunay nga, Prof. B, ganun yung nangyayari. At eto na nga, dahil nakapitalize nila yung kaninang setup, si Ferns, mumuntikan na rin maisbataan, pero si Pauwi, siya yung nabuhay kanina. Pero sabi niya, dapat sumama na rin ako pala. Kasi ganun din pala yung mangyayari. Pero, 8-10 ang score natin. Kanina, Lord Kumu, they can keep up when it comes to rotation. Mm-hmm. Pero right now, Prof. B, considering the KDA of Clem Jutsu with that 0-3-5, ano pa nga ba ang kinakailangan gawin ng isang Claude para makakambak dito sa laban? Get the proper positioning. Sobrang ganda lang kasi ng ginagawa dito ni Dogs. Hindi siya mahuli dito eh. So kahit pulado yung mga kakampi dito ng NXP, si Dogs hinihil lang niya ng hinihil. Now, si Pauwi mismo ang may trabaho to destroy that Rafaela. Ishred niya ng ishred yan. Tinan mo na may item dito ni Oracle, Ice Queen 1. Pang micro yan eh. Ice Queen 1 for the slow. Sabay-sasabayan niya ng heal. Bibilis naman. Imagine that, may slow yung kalaban habang bibilis na may mga kakampi mo dito. Bakbaka na dito, Bill. Bakbaka na nga. Pauwi yan dito pa rin. Barely hanging on. Still, would survive that. Samantalang si Eskad, tingnan mo nga naman oh. Mag-LOR lang siya. And then mag-holy baptism na lang din siya. Movement speed, that is already 50% of movement speed na binibigay mo doon sa iyong mga kamembro. And another load will be up for a matter of 95 seconds. Pero sa tingin mo, kinakailangan pa bang antayin yun ng Elordi? Kung mukhang ito na head-on collision ang mangyayari. Look at that situation. Si Prince pumasok doon sa gitna ng lima. TAM, pre-knock na nga dito. On the side of Sorry Lemon lang. Pero still, no fatality so far. Clem Jutsu would go for that kiting. Pero hindi pa muna niya i-commit yung kanyang Blazing Duet. They need to back away kasi reaction o yung min mismo, yung mga minions onto the top, maari silang mabutasan dito. They know how to do it. Tignan mo naman, sabi na pre, lumalaki na kasing wave dun sa top eh. Medyo kailangan nating balansehin muna back to our specific lanes and later we can go for the round 2. As long as mabasag dito, may mga setup kasi na ginagawa yan guys eh. Konting damage dito sa tore. Wait for the next Lord. Sabay yung Lord kasi nahinahantay nila, ma-skill na. So pag skill ni Lord, basag agad ang Tori. Usual play, usual style na pinapakita dito ng NXP 2.0. While Error Tekumu, nangangapa pa sila kung paano nila ika-counter go yung ganitong strategy. Hindi makasayaw ang isang Inkong QT. Nakita natin si Pauwi, lagi mumuntikan, masawi. Hindi siya makaposition, which is yung kailangan niya i-burst dito. It's either Dogs or kumahulin niya man mismo etong si Sanford. Kaya niyang butasin eh ang isang Uranus. Kaso ang ginagawa lang ni Uranus,
absorb damage, kite in, and they're going in for that freeze laning technique. Hindi siya babasag dito, hindi siya papatay basta-basta ng mga minions. Up until lumabas ang Lord. Parang ito na nga yung sinasabi mo kanina, Profi, no? Kitang-kita mo rin si Ryu, talagang inan niya na, winate niya lang na para maklear. Para nga naman sumabay. And considering that, 4v4 or 4v5 sila dito sa may Lord, eto nasisimula na nga ng NXP 2.0 dahil ikakiting din nila yung Lord dito. Friends, nag-aanap ng potential setup together with Kelzam. Pero asan na nga ba yung kanilang Clore? Andito na si Clemjutsu, nag-aabay lang ng right positioning to go inside. And look at that, Elite Connect agad doon kay Kelzam. Wala na silang top 4 points. So everything, do it in your face. And yung Lord, na-steal lang i-Lord ni Kumo. Buhay na buhay. Pero yun ang ha, saka pa lang siya nang matay. That was a 2-2 non-trade, Profi. Nakuha nila yung Lord, yes. Pero is that a good trade? Actually, hindi. Nakuha nila yung Lord dito pero babasagin lang kasi minions din naman nakaangat eh. Maaaring makakapag-delay sa mismong plano dito na NXP pero that's a bad exchange kasi sana nakuha nila yung Lord sabay out but it's too late dahil nakuha yung kanilang core hero dito na si Clemjutsu. Good thing lang, 15-minute mark pa lang tayo. Yung respo time, sobrang bilis. Another thing dito is kailangan mas maging maingat naman ng NXP kung paano nila i-go yung kanilang objective dito. Nasa kanila na eh, di ba? The position, tinitignan ko lang that Blazing Duet with that combination ng Red 3 na nakawan dito ni Clemjutsu. Swabe yung pagnakaw niya. Now, for the next minute, makakahinga dito ang Elord de Kumu, yung last Lord or yung third Lord na lalabas dito. Kailangan na talagang i-close dito na NXP to. Item check. For the item, Blue doing a great job with that Dominance Arts or Ice Dominance, kung ano mang gusto nyo itawag dyan. The slow is there, the anti-sustain using that Oracle to protect himself. Mas matagal, mas maganda ang sabunot. Yun ang pinaka-idea dito ni X-Pren. While on the other hand, etong si Sanford, ang hirap i-penetrate pala ng depensa niya. Dominance Eyes, Force Plate, Athena Shield, Oracle, imagine paano ka nga naman mag-shred. Talaga mag-aaksaya ka ng skill dyan. Waiting for the perfect stand dito na manggagaling kay Dogs plus yung ngipin ni Spider-Man. Kaliwat ka na na dito, Bin. Yun nga, nakapag-commit na nga ng Holy Baptism. Eto pa, yung pagsabunod na ginagawa ni Fern, si Sanford ang gusto niyang ispatahin. Kinumit ng hari pero hindi nila mapunit si Fern. Magbabakawi lang to. Samantalang I for an eye naman nagko-commit ni Ryu with the one. Kelzam may iwan dito sa gitna ng apat pero close. Magko-connect nga ba? Hindi, pero mapipilitin muna siya mag-flicker. Look at that ejector. Yes, it did connect. Kaso hindi nila masyado ma-penetrate or mapunit. The burning sensation is there. Pawi is still alive at hindi muna siya masasawi. Magre-recon lang din siya. At the same time, ito na yung cruise ng Kalbaryo. Inilapag na nga. Split will be committed. Pero si Friends, andun pa nga, makakapatay pa sila ng isa. Ikong cutie or this cutie. Heart. Ayaw mo naman lumaban sa home court ng kalaban. Kasi syempre, yung audience impact plus 5% yan sa botohan. Diba? Nakakadagdag ng damage and papos. Pinan-pause para i-pause ulit. Diba? Yun yung standard. pinakiramdaman lang. Easy lang kayo. Nagkaroon lang ng ng tech issue. Alam naman natin medyo maulan. Maulan ba dyan sa inyo, Beam? Oo. Maulan kanina mga alas tres. Parang alas tres. Puyaters lang. Hindi kasi tinitingnan ko kung anong oras na. 4:15 na. Ngayon hapon. Alas tres na hapon. Bago kayo nag-start. Ayan, napag-alata ka, di ka natutulog eh. Pero then, going back, Profi, well, apart from the Harit or si Ikong Cutie, no, meron din silang Lunox eh. Pero the thing is, Lunox, nakakapag-guide, pero alam mo yung sabi mo kanina, malambot nga ang isang marksman, and at the same time, malambot din itong isang mage na to. And Lunox, dapat yung kiting strat, di ba, magawa niya for that Chaos Assault. Mahuli niya yung yung taya mismo na may iwan dito. Resetting for the next 80 seconds ang gagawin dito na NXP. They can go for a freeze lane para walang ma-farm ang Elord de Kumu or they can go for a puwersa moves. It means na puwersahin nila yung top kasi ang mangyayari dyan may reaction time na magaganap going onto the bot dahil dun na pa-respawn ang Lord around 60 seconds. Nasa side eh. Nasa bottom side eh. Ponduan nilang top. Mukhang yun ang gagawin dito na NXP. Sige, ipupush natin itong top. Once na makapag-react, ang kailangan nila mapareact dito ang si experts. Yung nananabunot. Kasi yun ang peperuisyo sa kanila. Once na nahawakan sila dyan, nagkakaroon sila ng focus fire na tinatawag dito. Sanford doing a great job getting or somehow makikipag-lane ulit siya dito against these Ferns.
I agree with you on that, Prof. Kitang-kita naman, ganun nga ang ginawa dito ng NXP 2.0. Plus, kung kanina nakita mo, si Ryu with the one, ganun naman din yung ginawa niyo onto the bottom lane. So, ayaw na rin naman tumaas at the same time yung minions onto the bottom side. Kumbaga parang papareactin natin sila sa top. Ganun ginagawa pero dito. And somehow, pag napondohan nila, which is yun ang gagawin dito na NXP. Tignan mo yung position ng Joey, do. Wala pang klase. Nandun na siya sa classroom. Ayun, no. Ang aga niya. Sabi niya, sige, iispatan ko dito, ah. 10 seconds para sa ating next lord. Sabi kasi nung Johid, sabi kasi ng teacher ko, plus sabi. 10. Plus 10 kapag una sa klase. Tsaka gusto niya yung naglilista ng noisy standing. Kasi kailangan ikaw yung una sa klase para ikaw yung i-delegate ng teacher mo para sa ganun. Pero ito na nga, sabi ng Johid, baka kasi dumaan dito. At mukhang ganun na nga yung nangyari. Si Sorry Lemon lang nandun. Pero yung Holy Baptism, look at that quick reaction coming from S-God. Pero alam na to ng Elordi Kumu na wala mo ng stun for quite some time. Ito ngang si S-God or this Rafaela, and because of that, papasok na nga sila. Pero yung Lord mapupunta dito kay Ryu with the one, and look at that blazing duet ni Clem Jutsu. May pagsabunot para kay S-God at siya'y napunit. And look at that Spider Miles, delikadong buhay dito. Double kill on the side of Elordi Kumu. Pero si Clem Jutsu, ang kapalit ay buhay niya. Sorry Lemon lang, buhay na buhay pa. Samantalang tatakbo ang apat, hindi pwede mamatay sila. And look at that, dahil sabi nga dito si Pawi na naman ang unang masasawi. Look at that summon force, kinasanangan ng Ikong Cutie. Hinahabol siya ni Sanford together with you, with the one eye for an eye, and a left to final ball would be committed. Ikong Cutie or this Harit, hinahabol at kinukulit. You with the one, aalis lang muna, and Kelzam, i-clear lang muna yung waves. Pero si Friends na iwan dito sa may middle lane, magpo-proc ang immortality niya. Samantala, andito na si Ikong Cutie with that cha-cha-cha. Yung Lord Prof, masyadong makunat. That is a 17k HP Lord. Lumiligo pa doon sa may bottom lane, Friends. Pipilitin niyang protektahan itong top lane. Pero feeling ko medyo mahirap na yung gawin, Friends. Kahit sa bunutan at sa bunutan mo pa, that is Sanford na medyo mahirap nga namang konyatan. Kasi with its item, still mabubuhay pa rin sila. And etong skirmish na to is power up with Juicy Lemon. Matik, magwi-win streak ka with Juicy Lemon. Pero ang tanong, NXP 2.0, sila na nga ba ang mag-secure nito? Or ano pa nga ba ang comeback potential para sa Elordi Kumu? Nakita na natin comeback potential dito ng Elordi Kumu. Nakita namin ginawa dito ng Elordi Kumu is the summon force itself. Hindi siya nilapag sa mismong Lord Pit. Ang ginawa niya kung saan paatras mismo ang members na NXT. Hinaharangan nila yung back lanes. Yun ang magandang ginawa dito ni Ikong Cutie. Sabi niya, sige, hindi tayo ka-clash. Plus yung idea naman dito, somehow, para kay Clem Jutsu, parang sa team niya, pre, mapindot mo lang yung retry, okay na kami. Maiproc mo yung blazing duet, and after that, okay lang mamatay na si Clem Jutsu, which is sana siya yung dapat nang bubuwat, diba? Kasi yung position niya, laging nabubuking. Yun ang ginagawa naman ni Ikong Cutie, isang mo the step-up moves. Paglapag niya na summon force, nagmistulang Ecuador ng mundo na hati yung movements dito ng NXP. Paghati and paglapag ng summon force, yung kabila nasa north, yung kabila nasa south. Kaya yung peak of potential dito ng Elordi Kumu, mas madali. They have this Pawi to shred a specific hero. Nakuha nga nila na isang mabilis si Dogs that time, di ba? Once na nahulog or namatay dito si Dogs, napapatras ng bahagya etong NXP kasi yung healing galing nila nawawala Si Sanford lang may karapatang umabante kasi may sarili siyang tectonic plates or the ionic plates na makakapag-heal sa kanya. Paramihan ng plato to, nagaling periyahan. Talaga, siyang tunay ngang ginagawa mo. Siguro yung piso-piso, sinushoot mo dun sa kwadrado ng ano, tapos sabihin mo, sige ate, akin yung baso. Ganon, ang ginagawa ni Prof. B kada piyestahan sa kanila. Shoutout sa'yo. Sana okay ka lang dyan. Pero going back to that idea, actually, Prof, one of the factors, I believe, yung kanina, nakita mo yung ginawa ni Kelzam. Oh. Diba, Matic, your action time ni Rafaela or ni S-God is quick. Why? Kasi nag-holy baptism siya agad. And I was still looking at yung green na button dito sa may gilid. Meaning niyan kasi wala pa siyang ulti. So hindi pa nag-cooldown yung ulti niya. Kaya talagang pumasok sila Clem Jutsu kanina. Pero speaking of pagpasok, mukhang gano'n na naman yata ang gusto nilang gawin. Pero 30 seconds na lang, magre-respond na yung ating level 4 Lord. Wow, that was a malefic roar para dito kay Sorry Lemon lang. Mukhang mainit. Gusto nang tapusin ng NXP 2.0 ang laban na to, Prof. Gusto nilang bumasag. Yan ang pinaka
pinakagagawin dito ni Sorry Lemon lang. And now, Dogs, kailangan mas maging maingat sa positioning niya kasi palabas na ang Lord for the next 5 seconds. Siyang susi dito para sa extended team fight if ever yun ang dadalhin mismo or iahain ng Elorde Kumu sa kanilang mga hapagkainan. And si Kelsam, specific target niya dito, it's either Dogs or etong si Spider Miles. Pero ang problema, si Spider Miles kasi mila-mila yung layo eh. Hindi mo makuhulihan na yun, no? Nasaan kaya nga, Miles eh. Kaya nga eh. Yun kaya nga, Miles eh. Yun nga yung pangalan niya siyang tunay. Tapos, habang gusto mo siyang hulihin, meron siyang mga web, di ba? Meron siyang AOE damage wherein yung bats niya nga, nagpipesta, sabi nga ni Prof. D. Kani-kanina. Pero eto, mukhang naliligaw yata si Ferns. Yung paglense at pagka... Pagka ba parang nagkakaamuyan sila sa Lord eh. Tinitingnan nila kung sino nga ba yung magko-commit and kung sino man yung magko-commit eh medyo kinakailangan mag-ingat. Ang ginawa dito ng Lord Kumo, sabi niya, pre, Tawi, ikaw na muna kasi kailangan namin na sa bunot power dito ni experts eh. Ang nag-react muna onto the top, which is si Pawi, mahina ang clear win potential ng isang Lunox. Now, down ang kanilang damage dito, more on setup movement ang mangyari sa Lord Kumo. Magiging laban to na matindi. Talagang matindi nga ito, Profi. Pero tinitingnan ko kanina, si Kerzam at saka si Fern. Saka tayo lang sila dyan, oh. Kung sabi, sige, sila mag-learn kayo. Ano lang sila eh? Audience lang ito, oh. Okay. Saka tayo sila papasok. Ano lang, steel ang style dito ng Elorde. Pag konti na lang, BMI in, Blazing Duet sabay Retri, going in a beam. Ito na, Art of Fevery will be committed as well. Pero Alecto, final blow, magsisecure. Pero yung Lord, masisecure his handport with the Transcendent Ward. Look at that. Pero Sir Yu with the one, nag-commit din siya ng kanyang Retribution. Hindi pa tayo natatapos dahil nandito si Clem Jutsu. Ang sakit! Look at that, Prof. V. Kasi yung damage coming from Spider-Man is the first naligaw nga sa kanyang mapa. 4v1, proc ang immortality niya and would be slain then at the same time by Spider Miles. Isa laban sa isa ang pagkapingas nga dito sa magkabilang panic. Pero Prof, yung Turtle or yung Lord rather, andito na nagmamarcha sa may middle lane. Okay lang na pick off yung kanilang expert as long as yung kanilang damage inconcuity, buhay pa. Si Pawi buhay pa rin as well as si Clem Jutsu. Yung mga core hero na may damage para pandepensa, buhay pa. Expert for the next 40 seconds. Bakbaka na to. Ryuan going in. Duet in your face. Ryuan may iiwan pero proc din ang kanyang immortality. Sanguine Claws would connect. And look at that. Si Kelsam dito, nag-up na rin ang kanyang immortality. Ryuan, look at that. Will be slain as well onto the hand of Pawi. Pero hindi pa tayo nagtatapos dahil 3v3 setup pa ang mangyayari. Sorry, Lemon lang. Look at that paglagunit at pagpunito. Sinachani-chani niya na lang yung tower at wala na siyang pakialam kahit na kung kanino pa, mapa-minions pa or mapa-hero ka pa. Dahil next play 2.0 would be able to secure our first series with a clean 2-0. Woo! That's a huge move para dito, lalo nag-step up etong si Sorry Lemon lang. Nakita mo yung chani niya, no? Chani Abante, Chani Abante. May part nga ata, pumlicker pa siya sa kabilang side eh. Sabay chumani. Nanliliko ang movement dito ng NXP. Closing the series 2-0. Ano kaya masasabi nila Sobrod, pati ni Athena?